Kasi diba lahat ng kurso kukuha ng ano, parang nasa batas yun eh, lahat ng kurso kailangan pag may subject na Rizal, kailangan pag-aralan ng ang buhay ni Rizal. Oh. Ni Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso de Rielonda. Oh, sigat na sigat. Anak ni Señora Teodora Alonso Quintos. Oh. Diba? Kala ko na sabihin mo. Ang kapatid niyang babae ay si Narcisa. Sino ba yung kapatid niyang lalaki, Jugs? Ano ba yan? Basta yung pinag-aaralan niya, pati lahat ng buhay lahat, niya. Oo. Oh, kilala mo ba ang dalawang matalik na kaibigan ni Jose Rizal? Hindi, di pa ako buhay nun eh. Kahit na, dapat alam mo yan. Ang sino? Dalawang matalik na kaibigan ni Jose Rizal ay yung gwardiya. Kaibigan, kahit anong mangyari, umulan, bumagyo, nandun lang yung gwardiya. Hindi siya iniiwan. Yun ang totoong kaibigan, yung hindi ka iniiwan. Tama. Sa hirap at ginhawa. Correct. Diba? Wala na siya, nandoon pa rin. Diba? Tama, yun ang dalawang matalik na kaibigan ni Rizal, yung dalawang gwardiya. Diba? Si Rizal pala, ang bumaril pala sa kanya, hindi mga Kastila. Sino? Mga Pilipino. Walong Pilipino ang inatasan na bumaril kay Rizal. Tapos yung walong Pilipino, may walong Kastila na sundalo na nakaabang din sa likod nila kasi pag hindi nila binaril si Rizal, babarilin sila. Kaya ang tag dito, inutusan sila o may itinalaga silang walong Pilipino na siyang bumaril kay Rizal, di ba? Sakit, no? Di ba? Na kahit labag sa kalooban ng mga Pilipino, wala silang magagawa. Kasi sa likod nila, may Kastila na sundalo. Pag di sila bumaril, babarilin sila. Kasama silang matitigor siya. Tama. Kaya hinarap niya yun eh. Pagbaril, di ba hinarap niya? Pinilit niya. Yung harapin, oo. Kasi sa likod. Oo, pinatalikod siya Ayaw niya nga, ayaw niyang tumalikod. Kasi hindi naman daw siya traidor. Hindi siya traidor ng bayan, pero hindi. Sabi ng gobyerno, kailangan tumalikod sa likod. Ka. Pero nakiusap siya. Sa likod niyo ako tirahin, pero wag sa ulo. Kung ayaw niyang... pero pinayagan siya na sa likod lang siya titirahin. Sabi niya, tirahin daw siya yung malapit sa puso, sa likod, para ano. Pero pag pinilit niyang humarap. Pinilit niya. Pero bumagsak siya. Kaya nung bumagsak siya sa lupa, una ang likod, pero ang ulo niya, ang mukha niya, nakatingin sa kalangitan. Oo. Alam niyo ba kung ano sinabi ni Rizal bago siya barilin? Ano? Consumatum est, sabi niyang ganun. Ano? Consumatum est. Ibig sabihin? It is finished, sabi niyang ganun. Consumatum est. Ganun. Diba, alam mo yung dalawang libro na sinulat niya? Oh, Noli Me Tangere. Noli Me Tangere yung una. Na ang ibig sabihin ay, sa Tagalog ay... Huwag mo akong salingin. Yes, Noli Me Tangere, huwag mo akong salingin. May isinulat din na isa pa, yung Noli Me Tagayre. Ano? Noli Me Tagayre. Noli Me Tagayre? Huwag mo akong lasingin. Noli Me Tagayre. Dito na lang yan, sa akin na lang. Yung una, Noli Me Tangere, huwag mo akong salingin. May gumawang isa pa, Noli Me Tagayre, huwag mo akong lasingin. Yung pangalawang libro niya naman ay El Filibusterismo. Ayun, El Filibusterismo. The Filibuster. Filibustering, ganyan. El Filibusterismo. The Filibuster. Diba? Meron namang isa pa, ano? Yung El Multobusterismo. Ha? Huh? Kasi yung El Filibusterismo, The Filibuster. Oh, Buster. Oh. Yung El Multobusterismo, alam mo ba yung kwentong yun? Ano yun? Ano ba yung kwentong? Ghostbuster naman yun. The Ghostbuster. El Multobusterismo, The Ghostbuster. Ganon. Kaya ngayon, alam nyo na. Yes, again, saan siya binarel? Sa likod. Sa Bagong Bayan, sa ito naman bayan. Si sabi mo kasi, pinag-uusapan natin kanina sa likod eh. Saan siya binaril? Sa likod. Di ba tama naman? Subukan mo isagot sa teacher mo yung babatuhin ka ng eraser. Pinag-uusapan natin. Saan binaril si Rizal? Sa likod. Sira ulo ka. Sa Bagong Bayan. Na ngayon ay tinatawag na... Hindi na bago, Lumang Bayan na. Luneta Park, di ba? Kaya doon yung ano niya... Monumento niya doon. Oo, yung monumento. Pero hindi pala siya doon nilibing nung una. Nilipat lang. Nilibing siya sa Paco Cemetery. Nang walang kabaong. Alam niyo ba yun? Sa lupa lang talaga siya. Oo, inilibing lang siya. Kasi ang usapan, sabi ng nanay niya, pagkatapos niya siyang barilin, kukunin namin siya, kami maglilibing sa kanya. Pumayag naman yung gobyerno. Pero niloko sila. Pagkatapos, nawala na lang bigla yung bangkay. Hinahanap ng nanay niya. Siya kasi Narcisa. Nagpunta sa iba't ibang sementeryo. Mm-hmm. Hindi niya makita yung kapatid niya, nawawala. Nalaman na lang niya, nagka-idea na lang siya, ay baka nandito sa Paco Cemetery kasi nakakita siya ng mga gwardiya sibil. Tapos may nakita siyang bagong tabon na ano. Bagong tabon na... Bangkay. Oo.
Tapos nung hinukay nila afterwards, walang kabaong, nilagay na lang, basta tinabunan lang dun si Rizal. Tapos inilipat doon sa kung saan yung ano ngayon sa luneta. Oh. Oh. Si Rizal, ang ating pambansang bayani, si Jose Rizal. Tayo lumuhod at magdasal para sa kanyang ano. Si Jose Rizal. Sinabi niya yon yung ano, consumatum est. Kasi di ba yung mga bayani naman may mga sikat na mga sinasabi, di ba? Consuma. Parang si Cory Aquino dati, di ba, yung nung ang pinasikat niya namang linya yung ano, yung laban, di ba? Lagi silang may ganun yung mga battle cry, mga ganyan. Laban. Tawag ng tanghalan sa